Hi guys, ito na naman po yung ating bagong vlog natin. So kasama ko dito si Boss Engineer. Oh, engineer ko 'yan. So panibagong buhay guys. So magandang ito yung mga katropa ko dito. Ito yung natin guys. Ito yung ating bibiktimahin. Ito yung bibiktimahin natin ito. Tapos ito yung dalawa kong kakutsaba, no? So ibibigay ko yung camera dito sa aming kasamahan dito kay sa Pakistan from Pakistan number one. Okay, so ibibigay ko tong yung aking cellphone para at least ma-video niya kung paano ko gawin yung prank na ito at magic na to. Okay guys, ito. ayo, sahi, mama daro, kuch nahi hai. Daro nahi, wo magic karta hai bas. Ayo, Aywa. White bus. Aywa. White bus apa dinan ka kagiga? White bus isip. Ah, wasay galtan, kullo rakib. Wahid. Kita basim sik wahid, only one. Okay, only one. Okay. Kala sana siya pandiha. Akas mapiana. Kali ka pikita, asal mapin ya kita bas kedi. Aywa. Bas. Ek mira ka bas. Ana mapin shop, ana mapin shop. Mapin to shop ya. Come here. Ayan guys, nakikita nyo naman siguro yung aming trabaho, no? So eto, nakahukay po kami ng isang kayamanan. So kayamanan na hindi ko inaasahan na meron pala dito sa Saudi Arabia, no. Nakakuha po kami ng pagong. So sa kakahukay namin dito, sa pinagtatayo namin ng scaffolding guys, nakakuha kami ng apat na pagong. So yan, binubuhusan ko kasi kawawa. Nandun sila sa loob ng lupa, sa ilalim. So yun, ginagawa ko, binubuhusan ko ng tubig kasi kawawa. Habang hinuhukay ng kasama kong Pakistan, habang hinuhukay niya ng pala yung pagtatayo namin ng scaffolding dito sa ilalim ng lupa, eh bigla kami nakakita ng ganito. Parang ano, kala ko nga ginto eh. Nagulat ako, sabi ko ito na yata yung kayamanan. Hindi pala, kamalasan kasi pagong. Ayan, tapos na kaming magtayo ng scaffolding. So nag-start kami maglagay ng gypsum board dito, no. So yan, kung nakikita ninyo, yan yung pagtatayo ng scaffolding na tinatayo namin kanina. Ayan, kahit umuulan, patuloy po kami nagtatrabaho para sa aming kinabukasan, pati sa kinabukasan po ng aming pamilya. Sa kahit masyadong delikado na po ang aming trabaho, kailangan po namin gampanan. So yan, nakikita nyo po yung trabaho namin. Gypsum cement po yan, 12 millimeter. Masyadong sobrang bigat, kaya po apat na tao.
Nahirapan kami talaga magbarina niyan. So kung nakikita ninyo guys, sobrang taas, nakakahalos kapantay na ng bubong ng ibang bahay dito na apat na palapag, tatlong palapag. So kung nakikita nyo, siguro ngiti-ngiti lang. So hindi namin maiwasang gumawa ng mga kaunting kakasaya namin. So abangan nyo yung mga susunod pang video nito kasi marami kaming mga kalokohan. Ayoy. Binibigyan niya po ng dahil nyo, Lala, huwag po yun ka. Eh, siya sabihin. Eh, yala, rubog. Kalera, rubog talaga. Atik-atik, Francis. Listen to my mga. Asli, ano? Aywa, siapa dah wala? Siapa dah? Ah, kita. Ha. Aywa. Hey. I love you. Francis, siapa nak? Hey. Aywa. Nagagalit ko siya. Pinapakasalan ng Pakistan. Ayan, siya po itki. Hey, Francis, wait, siya po. Ayan, siguro, nakikita niya naman yung tinarabahan na namin. Ano, masyado lang malaki to eh. So, ayan, papakita ko sa inyo sa labas. So, kahit masyadong maulan, so kita niya naman yung kaulapan. Kahit masyadong maulan, tinatrabaho namin yan. Ang tangin naming, tinamumalungkot na yung kasama ko. Ang tangin naming pagpapalakas ng katawan dito ay yung aming kulitan naming magkakasama. Bilang isang magtutropa. So, ipapakita ko sa inyo. So, yan. Magkita ko ng scaffold eh. Ayan. Ito na yung tinatrabaho namin. So, kung nakikita ninyo ito. Buo yan! Hindi yan katulad dun sa isa. Ayan, so ayan, kung nakikita nyo. Buo itong ginawa namin, hindi ito katulad dun sa isang ginawa namin. So, hindi na ako lalababa sa baba, guys. Kasi medyo maulan na dito. Ayan, kung nakikita nyo, umuulan. Ayan. So, yan lang. Sa mga susunod pang video, guys, panoorin ninyo yung mga another vlog ni Daddy James. At shoutout sa mga ka-true friends ko dyan from True Friends Together. Ayan, so nakikita nyo, halos kapantay, bintana pa lang yan. Ayan. So, yung isa namin ginawa doon, is nandun yun sa dulo, pero sunod na video siguro, makikita nyo yan para at least kahit paano. Siguro tatapos. Tsaka ito, may partition to sa loob, may mga nilagay na kaming mga ano, pininturahan na namin na pilox para, alam naman, kwarto-kwarto kasi to eh. So, isang CR to, isang kwarto, nandun yung pintuan. So, binigyan ko na rin ng ano yan guys, ng pilox na alama. Para at least dire-diretso na ako sakaling hindi man ako pumunta. Eh, ayan, meron na rin yung CR. Nakaabang na rin yung tinatawag naming CR doon. So, WC. Ayan. So, ayan po. So, sa susunod na video, yung pinaka-finish lahat ng trabaho namin. Part, siguro part 2 na to. Kasi part 1 pa lang to. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka-finish nitong trabaho. Ayan, so may double walling pa yan guys. Kompleto, may ceiling, kompleto pa namin yan. So, thank you so much lahat. So, standby lang lagi kayo sa aking video. At huwag niyong kalimutan, pindutin yung notification bell. Para at least kahit pa paano, makita ninyo yung mga trabaho ko at saka kulitan namin mga magkakasama. Okay guys, kung nakikita niyo yung trabaho namin nung nakaraang December guys. So, December 25 yun. So, ngayon 3 days before. Ngayon ay 29 na, no? So, ipapakita ko sa inyo itong trabaho namin na sobrang taas naman. Mas mataas pa dun sa nauna. So, dun sa nakakuha kami ng pagong. So, kahit masyadong mapagod at kahit masyadong mahirap na yung ating, ayan, tulad niyan, kakain na po kami. So, bago kami kumain, nagpapasalamat muna kami kay God. Kasi, sa araw-araw may pagkain kami. And, eto pa guys, kahit mahirap ang trabaho, always think positive lang po tayo kasi kailangan ng pamilya natin. So, yun lang. So, makikita ninyo guys yung apat na palapag na trabaho namin. So, ito yung pambagong taon namin. So, kung may pampasko kayong nakita, ito yung pambagong taon namin.
So yun lang, and keep on watching guys. Sana always kayong updated sa mga video ko. Ayan po yung aming ginawang limang palapag, ano. Siya yung pinakamataas na ano, kinakana na lang namin yung bakal na paglalagyan namin dito sa ano, sa tube o sa tinatawag nating angular. So kung nakikita niyo yung angular, kung nakikita niyo yan guys, nakadalawang patong na kami sa second floor ng dalawang patong ni scaffolding, nakikita niyo. Sobrang taas talaga nito kasi ano eh, sobrang tayog ba? Yan. Nakikita niyo yung kamay ko is hindi pa rin makahawak ng baril na yan kasi nasugatan niyo nung una kong trabaho ng gypsum ceiling. So medyo hard work ang trabaho namin ngayon kasi nagbabawi yung aming amo. And makikita ninyo, binabarinan na muna namin dun sa flooring. So pagkatapos naming ibarina sa flooring yan, makikita ninyo yun, may kumakaway na tao dun na yan. Medyo maliit na yung tao dun kasi sobrang taas na nitong trabaho namin. And anyway, so dire-diretso lang po tayo sa ating pagbablog habang nasa trabaho kahit nasa taas tayo ng scaffolding. So tatlo lang po kaming tumitira niyan. Wala tayong magagawa kasi kailangan. Ayan, kung nakikita niyo naman tong ating mga bakal, ayan may mga ayan pagkakabitan namin yan ng runner. Yung sa tubular na 'yon. Para at least kahit paano matibay. Naka-welding naman lahat halos 'yan pagkakabitan. Hindi lang namin kayang lagyan ng barinahan yung bakal dun sa bakal na malaki kasi masyadong makapal. Kaya ang ginagawa namin dito is tinutoks namin tapos i-drill namin ng pambakal saka namin ilalagyan ulit ng screw. So yun lang, and thank you so much sa inyong lahat. Okay, kung nakikita niyo guys, pinapakita ko sa inyo yung gaano kataas. So nandun yung kasamahan ko, yung isa nagkakabit na kami dyan ng gypsum cement din yan. 12mm pa rin yan guys, medyo may kalaki, may kataasan talaga sobra, kaya nagdadahan-dahan lang kami. So inabot kami dito guys ng almost 3 days sa trabaho na yan. Kaya yung last vlog ko, abot na kami ng bagong taon nito. So yun lang, thank you for watching guys. So sana panoorin nyo palagi itong vlog ko.